Para sa episode na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng isang malinamnam, masarap at ubod ng lasang ulam. Kailangan mo lang dito ng gata, isda at pinya. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng fish in coconut milk with pineapple o ginataang isda na may pinya. At ang gamit natin dito ay pompano. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa ating recipe. Kung handa na kayo, tara, umpisa na natin to. I-prepare muna natin yung mga sangkap. At dahil nga kailangan ng pinya nitong ating lulutuin, saktong-sakto, dahil meron pa ako natirang pinya. Hinog nga lang to pero okay na rin. Mas magpapatamis pa nga yan sa ating lulutuin eh. At imbis na balata na mano-mano, gumagamit ako ng tool. Ang tawag dito ay pineapple slicer or pineapple corer. Walang ka-effort-effort ito. Pagkahiwa lang nung top part ng pinya, iniikot-ikot ko lang to. Parang screw lang yan, tapos dire-diretso lang yan pababa. At mababalatan na yan yung pinya. Well, actually, I stand corrected. Hindi nito mababalatan yung pinya, but rather, matutulungan tayo nito para ma-pull out yung laman galing sa pinya. Eto, papakita ko sa inyo kung ano ibig ko sabihin. Yan o, di ba? Parang yung nakalata na pineapple slices. So technically, hindi natin binalatan yung pinya, but rather, kinuha lang natin yung laman. Mga kalahati lang nitong amount na to yung gagamitin natin. Yung kalahati, may meriendahin ko na lang yan. So okay na tong pinya, hinihiwa ko lang ito into small pieces. Parang pineapple chunks lang yung dating. So okay na to. Next naman yung mga aromatic ingredients. Ito yung nagpapabango habang ginigisa at ang tinutukoy ko yung bawang, luya at sibuyas. Pagdating sa bawang, gusto ko talaga dito yung durog na durog. Pwede kang gumamit ng almeresa para mas madali. Tapos, sinachop ko lang yan. Susunod naman dito yung luya. Hinihiwa ko lang muna to ng maliliit at pagkatapos ay dinudurog ko na. So, ganun din, parang yung bawang, no, gusto ko dito sa luya yung dinudurog kong mabuti. Para habang ginigisa natin, yung lasa kumakapit na kagad dun sa mantika. At ito naman yung sibuyas. Ang gamit ko ay yellow onion. Chinachop ko lang to ng regular. Pwede nyo pang hiwain ng maliliit ha kung gusto ninyo. Bukod sa mga ingredients na yan, gumagamit din ng bell pepper itong recipe natin. Nililinis ko lang ito, tinatanggal ko lang yung mga buto. At pagkatapos nga nyan, ay ini-slice ko lang ito into small pieces. Ito yung tipong maninipis pero pahaba. At once na ma-slice na nga natin yung bell pepper, tinatabi ko lang to. Kailangan din natin dito ng green leafy vegetable. At ang gamit ko dito ay yung Shanghai baby bok choy. Tinatanggal ko lang yung tip at nahugasan ko na to, pero pwede nyo pang hugasan ulit pagkahiwa. At eto na yung isda. Ang tawag dito sa isdang to ay pompano. Kilala rin itong isdang ito sa tawag na pampano. At hinihiwaan ko nga lang yan ng incisions. Importante itong ginagawa natin para nang sa ganun kumapit yung lasa ng asin kapag inasinan na natin mamaya yan. At mas madali ding maluluto yung laman habang piniprito dahil ipiprito natin ito mamaya. Instead na paggawa ng regular incision lang na katulad nyan, pwede nyo pang artihan ng konti. Mas gusto ko dito yung ginagawa ko sa mangga. Diba kapag kakain kayo ng mangga, minsan hinihiwa natin into small squares na katulad nito? Para nung sa ganun, mas madaling makain. So ganito din yung purpose ko kung bakit hinihiwa ko ng ganito yung pompano. Kagawin lang natin ito on both sides ha. So yun yung sinasabi ko, diba? Kapag trinay natin i-fold yung isda, bumubukas yan, diba? So mas madaling ma-penetrate ng asin yan. So in short, kakapit yung lasa. At kapag pinirito na natin yan, papasukin din ng mantika yan, diba? Kaya mas mabilis na maluto yung isda. Pagkaligyan ng asin, nirarab ko lang yan, making sure na pati yung mga loob na parts, yung mga laman ng isda ay malagyan ng asin. Pati na rin syempre yung cavity nito sa gitna. At pati yung kabilang side na rin. At once na maasinan na natin yung isda, okay na to. Pwede na tayong magprito.
Pag nagpiprito ako, pinapainit ko muna yung lutuan bago ako maglagay ng mantika. Saglit lang yan, kahit mga 30 seconds lang. Tapos nilalagay ko na yung mantika dito. At dahil nga isda naman yung pipirituhin ko, gagamit na lang ako ng used oil. Pinamprito ko to ng baboy, pero pwede ko tong paglutuan ng isda. Ang hindi ko lang talaga ginagawa ay kapag yung mantika nagamit ko na sa pagluto ng isda, hindi ko na pinampiprito ng baboy, ng manok o ng baka yan. Kumbaga pang isda lang din. Meron din nga pala akong tool dito na ginagamit para hindi ako matalsikan masyado. At ang tawag nga dyan ay splatter screen. So yan, nilagay ko ng isda para iprito at nilalagay ko yung splatter screen kagad. O diba, iwas tilamsik agad. At ang maganda pa dyan, since maraming ang butas, nire-release nito yung steam kaya hindi namumuo yung tubig. Piniprito ko lang tong isda hanggang sa mag-golden brown na yung isang side. At once sa golden brown na nga, ibabaliktad ko lang ito at gagawin ko lang yung same step dun sa kabilang side. O diba? Okay na okay yung pagkakaluto at pansinin ninyo diba yung pinaghiwaan natin ng isda, naluto na rin agad. Once maluto na yung kabilang side, tinatanggal na natin yung isda dito. At pinapa-cool down ko muna to. At nililipat ko muna yung fried na isda natin dito sa plato na may paper towel. At ang purpose nitong paper towel ay para ma-absorb yung excess na mantika. Pwede kayong gumamit ng wire rack kung walang paper towel, mas okay nga yun dahil tutulo na lang yung mantika, di ba? At ngayon naman, ready na tayo para mag-isa. Gamit yung konting mantika na pinagprituhan natin ng isda kanina, ito iniinit ko ulit. Habang papainit pa lang yung mantika, nilalagay ko na kagad dito yung bawang. At niluluto ko lang to unti-unti hanggang sa mag-brown na. Importante na inahalo natin ito para maging pantay yung pagkakaluto. Once makita na ninyo na nagba-brown na yung bawang, kunin na ninyo yung sibuyas at ilagay na natin dito sa lutuan. Yan naman yung next na igigisa natin. Itinutuloy ko lang ang pag-isa dito ng mga 30 seconds. At pagkatapos, yung luya naman yung nilalagay ko. Pagkalagay ng luya, konting halo-halo lang yan. At tinutuloy ko lang dito yung pag-isa hanggang sa maging malambot na ng tuluyan yung sibuyas. And at this point, okay na to. Ilagay na natin yung gata. Gumagamit ako dito ng Norgineta ang gulay recipe mix. Kinocombine ko lang yan sa tubig. At hinahalo ko lang mabuti. Ito'y gawa sa tunay na coconut milk at maganda rin na source ng calcium. Pagkalagay ng gata ay pinapabayaan ko muna itong kumulo. At nilalagay ko na yung pinya. Sinusunod ko na rin ditong ilagay yung bell peppers. Pati na rin yung Shanghai na bok choy. Pagkalagay ng mga gulay, tinatakpan ko lang muna yung lutuan. Napansin ninyo ano ang bilis lang lutuin itong dish na to. Pinabayaan ko lang yan ng mga 1 minute. Tapos nyan, konting halo-halo lang muna para ma-incorporate lang lahat ng mga ingredients. Habang niluluto yung mga gulay, pati na rin yung pineapple, kumakapit na yung lasa nito dito sa gata. Kaya mas nagiging malasa yung ating dish. Tinitimplahan ko lang ito ng patis. Para dun sa mga hindi nagpapatis, pwede kayong gumamit ng asin. At naglalagay din ako dito ng ground black pepper. Kung gusto ninyong medyo maanghang yung gata, pwede kayong maglagay ng sili dito. At eto na, ilagay na natin yung fried na isda. Ang maganda dito, habang niluluto yung isda, kumakapit din yung lasa nito dito sa gata. Kaya mas nagiging flavorful pa to. Pinapabayaan ko lang na maluto yung isang side, kumbaga hindi ko na binabaliktad tong isda. Tapos nga niya, nilalagyan ko lang ng gata yung top part. Kanya ng kadali, okay na to. Pwede na nating ilipat sa isang serving plate at iserve na natin. Ganito ka rin ba magluto ng ginatang isda? O baka may mga tip ka naman na ma-share? Paki-comment naman. Kung meron din kayo mga katanungan or suggestions, guys, mag-comment lang kayo ah. At may shoutout nga pala tayo maya-maya lang sa pagtatapos ng video na to. Kaya abangan ninyo. Eto na ang ating ginataang isda with pineapple. Sana subukan nyo tong ating recipe ah, para matikman nyo naman kung gaano kasarap itong niluto natin. Tara! Speaking of tikim, tikman na natin to. Nako, perfect na perfect ito kapag bagong saing yung kanin natin. Yung tipong mainit-init pa. Ang sarap, di ba? O tara na nga, tikman na natin to. At habang kumakain nga, magsha-shoutout muna ako eh.
From Miss Delia Palcon, nag-comment siya sa ating Garlic Toko with Kangkong video. Sabi niya, "Wow, sarap naman yan, magaya nga. Sure na magugustuhan niya ng mga anak ko." Tapos sabi niya, "Hehehe, thanks for sharing, watching from Germany." Miss Delia, maraming salamat po for commenting and hello po sa inyo dyan at sa ating mga kababayan sa Germany. Next comment naman natin for the same recipe no sa Garlic Toko with Kangkong. Galing kay May Novella 6558. Sabi niya, "Sir Vanjo, lahat ng niluluto ko po inspired by you po. Thanks po at natuto kong magluto. Kapapanood po sa inyo." Napakagalang naman talaga ni Miss May Novella dahil ang dami niyo magpo. Pero Miss May, maraming salamat po sa pag-try ng mga niluluto natin at I'm happy to know na nagustuhan ninyo yan. Susunod para sa ating Munggo Pinakbit. Ito naman coming from Blackwater Frost 7082. Sabi niya, "Salamat Kuya Vanjo, kayo ang nagsasalba sa aming mga OFW na hindi marunong magluto. God bless your YouTube channel." Salamat Blackwater Frost 7082 for your comment. Alam mo, nandito lang naman ako para sa inyo talaga, para matuto kayong magluto. Kaya tutuloy ko lang itong pagluto ko. Sana ituloy nyo lang din ang pagluto ninyo. Okay, next naman. From the same video sa Munggo Pinakbit, ito galing kay Cheryl Villamore 9579. Sabi niya, "Aloha from Hawaii. Kuya Chef Vanjo, ang sarap naman ng mga niluluto mo. Those two dishes you combined together was perfect. They're my favorite ulam too." Sabi pa niya, "I'm gonna cook that next week, but I'm going to use fresh shrimp instead of pork. Thanks very much for the recipes and take care." Thank you then, Miss Cheryl Villamore 9579 for commenting. I'm sure na mag-work talaga yung fresh na shrimp dyan sa ating Munggo plus Pinakbet recipe. Ako nga, sobrang nagustuhan ko yun eh. I hope you enjoy. At may mga nag-comment din sa ating Lomi video. At unang comment nga is coming from Miss Trixie Cebuana Hotshot Hunter 7830. At ang sabi ni Miss Trixie, "Wow, salamat panlasang Pinoy. Magluluto ako nito bukas kahit sobrang init ang weather ngayon dito sa Abu Dhabi. Masarap pa rin humigop ng sabaw. Hehehehe." Ayun, thank you Miss Trixie. Sana nga masubukan niyo itong ating Lomi recipe dahil sigurado ako magugustuhan niyo to. Next is from Miss Elenita Custodio 6499. Sabi niya, "Hello Chef, good evening. Wow, sarap po niyan ngayon tag-ulan. Yummy-licious and thank you so much." Thank you rin po Miss Elenita Custodio for your comment. Kamusta na po dyan? Parang kilala ko po kayo ah. Kayo po yata yung ating kaibigan na taga Rizal. So Miss Elenita Custodio na taga Taytay Rizal, hello po sa inyo. At isa pa po from Laila Tew 9721. Sabi ni Miss Laila, "Fan of panlasang Pinoy for a decade." Wow, ang tagal na ninyong fan. Miss Laila, thank you so much po sa pagsunod at sa pagkapit lagi sa atin throughout these years. Nakakadaba po ng pusong malaman na nandyan lang po kayo sa tabi natin all the time. Thank you po and God bless. And guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa pagnood ng video na to. Sana ha, subukan ninyo itong ating ginataang pompano recipe na may pinya gamit ang Nor ginataang gulay recipe mix. At let me know guys sa comment section kung gano'n ito nagustuhan. Magkita-kita tayo ha, sa mga susunod pang videos. Tara, kain na tayo!